Sa Diyos, sa kanila.
Ang anak mo Diyos ng loob ay nag-isang gordong siya ay magkataw, mamangkuto. Mag-ihag na wang palata ang pagsunod sa lagay, kapakumbataan sa pagliliwanan sa kanyang pakulisa sa mga kasabang kakaliwan. O pagkat na magbilang ka sa iyong pinagkahaliyaw, sa pamagitan ng kasama ng Espiritu Santo, Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwala ang bayan malaunan na sa kadiliman. Lamanaag na ang liwala sa mga tao na bumuhay sa lupain balot ng liwi. Iyong nasigla ang kanilang pagliliwan. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga tao na kahit ng nasangsak na kayamanan. Nilupig mo ang bansa umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa upok ng madian. Binalik mo ang pampamparos ng mga kapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang pagyapa ng mga mandigma, ang lahat ng kasulutan at sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa akin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa akin at siya ang mamamahala sa akin. Siya ang pangangahang tagapayo. Ang makapangyarihan ng Diyos. Walang hanggang Ama. Ang prinsipi ng kapayapaan. Malawang makapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkaloob sa trono ng Diyos. At sa kanyang paghahari upang matatag ito at panapapanatilihin sa katarungan at katulingan ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihan Panginoon at salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng makapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isa nito, hinira na niya tayo bago pangitaan sa minutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahahanap ng pagkalina sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya na, mula na pagkataan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hira, walang humpay at pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos na aking Panginoong Jesucristo. Ang dakilang Ama na pagkalooban na kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Buhay iwanan na ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang aking inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hiniran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ay, sa tayo ay pag-ibig
patuloy namin sa araw nito na yung pag-aari ng Diyos ay ibinakita namin sa pamagitan ng imahe ng sangko nito, sa imahe ng isang bata sa Jesus. Ito po yung bigyan natin ng pagkano para pabalik-abay natin para sa minggo nito. Sa unang pagbasa o magkita ko natin yung pag-aari ng Diyos ay pinamanig sa atin sa pagkabigyan ng propeta sa atin, sa pagkabigyan ng ngayon. Sa pagkabigyan ng Thank you.
Maria ay Diyos, gabayan ng tao. Alam niyo ang kapatid, pinag-usapan na natin yung kabahari. Kalimitan ng usapan na natin, ano yung ipag-upos mo? Ano yung gagawin mo? Ano yung tao mo? Dito hindi. Pag sinabi na natin yung kababaan na tulad ng isang bata, ano yun? Anong plano? Hindi yung plano ko. Anong plano ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos? Yun yung binigyan ng tulad na kalooban ng isang bata ay nakaranas na yung maging bata. Pangalagay niya na may bagong sumayo, pero hindi yun ang gusto ng mga magulang natin. Pero siyempre, ang masusunod yung magulang natin, pero hindi po yun, inanadya ka rin. Tayo ay gusto rin natin yung kalooban ng magulang natin. Resolution, pag sinabi na ang kalooban ng magulang sa bata, gusto rin natin yung kalooban ng Diyos. Dinaloob, pinagkaloob ng Diyos na yung kanyang pagtulala ay lumakas ng pagpapala na sunusunod sa kanyang mga magulang. Itinuturing ng mga magulang na si Maria at si Jose. Bakit? Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Yun yung kalooban ng Diyos. Hindi yung ano, yung kalooban ko. Ano yung kalooban ko? Nagkailangan natin patuloy na patuloy nilayan. Kasi marami na yung gusto man yun sa buhay natin. Pero ang talagang nasaan yung kalooban ng Diyos? Paano ko yung mayroong kababaan ng kalooban na makita mo yung kalooban ng Diyos? At sumunod sa kalooban ng Diyos. O ang baka masusunod yan ay yung kalooban natin. Na kumisa na ito ay sumasaluka sa kalooban ng Diyos. Pangalawa ang mga ay pinapanig sa atin ang buhay na ba? Ang isang naman ang usan, yung kapapaan ng loob nito, hindi naman magtatapos sa pagtingin at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ngunit ito ay kinakailangan lumantog saan? Sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Ano klase ng paglilingkod? Hindi lang may basta kumalangunin yung paglilingkod. Pero tayo lahat ng mga paglilingkod sa bawat isa. Pero yung hapon, nang saan paglilingkod ka rin? Paglilingkod, tungkol sa mga tao, yung paglilingkod natin.
Well, kung meron mang pagkatataon na sila ay pangatagpalit o paglilikod, mayroong minima lang si Moshe ay hindi nila kaya. Pero hindi mo naman ngayon so sakali ang pinagpulimulan mo ay pwede makapalit siya. Pero kaya ka nagpulimulan sa kanila, hindi siya pagkat nag-iisip ka na kakalitan ka nila. Pero kung saan ka kukulat ang bakas para mapagliburan sila ka doon sa kababaan na inilahanan mo doon sa unang puntos. Pagka maglilibot sa mga walang wala ka, kasi ito yung kalooban ng Diyos. At kung ito yung kalooban ng Diyos, hindi ako papabayaan ng Diyos. Nandoon yung katatayuan. Kasi bakit? Nagsisimula sa kababaan ng kalooban. Ay, ganoon po yung bagay na kung saan makulawa ng Diyos. Kung ito sa inyong ating pagkakot, sa siyang pagkikipor, sa talaga ay isa sa mga halimbawa na kababaan ng kalooban na ang kalooban na katulad ng sa baka at simbolo at humility at eksempla o ang mula ay gusto bakit ang kaya na yung maglingkot sa mga masakit, sa mga dukha. Bakit? Kasi ang kanyang pinangawa pa rin ang pagtulong sa kalooban ng Diyos. Na ang kanyang pinangawa ay katulad ng kababaan ng loob ng isang bata. Bahala ang Diyos sa akin. Ito ba yung iniwala ko na magiging bahay ng aming pagbibigay? No? Magkaroon tayo ng kababaan ng katulad ng isang bata. Dali, na makita namin ang katulungan na tumugon sa kalooban ng at pangalawa, nawa ay yung kababaan at ginagawa ang mga bigay ng lakas sa atin na tumulong doon sa mga taong hindi kaya magpalit ng tulong sa atin. Sumali sa mga palatay na ako sa Diyos sa mga kapatid ng Islam. Aming gawa ng lahat ng pagkupa, sumali sa palatay ang mga kapatid ng Islam, hindi sa panak ng Diyos. Ang gawa ng lahat, nagagawa pa rin siya ng Espiritu Santo. Hindi na nga ang isang kapatid ng Diyos. Hindi na pagkasakit ng Diyos sa Pilato. Hindi na ako sa Diyos sa mga
Panginoon, ibigay mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, ibigay mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, makaugispo at ipatawin ng simbahan, patuloy na wala ng malinigan ang pagpili sa mga dukha sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga bata at mga marata, panalangin tayo. Panginoon, ibigay mo ang panalangin para sa mga nagugunan sa pangalakal at industriya, sa pamagitan ng scholarship programs, magigilawa nila ang pansay na pagkakataon ang mga matigil na pagkakataon upang makapagtapos ng pag-aaral at umangal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang panalangin ng inyong mga ama para sa mga kabataan at nababayaan ng kanilang mga magulang, makatagmunawa sila tao ay magandang kalooban, nagagabay at magkakalina sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ang mga pagkakagay mo, manalangin ng iyong mga anak, ito ay ipagin ng puso ng isang papa. At ito ay mong pagiging kalaban dapat ang mga kami na wala ng kaligayahan sa iyong kaharap. Inihilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin at kakain ang alay na ito, mga Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakain sa
kapusawan ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas ito sa aming puso at Panginoon. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamat namin ang Panginoon ng aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapatid ng marapat ng tao. Kaya ang pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dadalhin sa amin ang mayan sa kapiling. Dahil kapiling mo ngayon na rin yung kapwa natin. Sa amin na inalimisama siya mabuti. Upang sa piling mo ay ang itagpong na kami. Ang sa matawang tawa na rin sa inuwan ay kanyang ipinipisa mo rin sa iyo ngayon. Upang ang naming sala na kung sa libutan ay magkaroon ngayon ng bagong kanisa. Kaya kayo sa ang mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo mo ng pari sa kanasatan, kami nagtutulong din sa iyo kalakihan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mapapangyarihan, namuno ang lahat ng lupa, bago na ito.